Please be advised that the views and opinions of the hosts and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Sabalangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sabalangay tayo. Welcome back mga kabarangay. After po nating sagutin ang mga katanungan ninyo, mag-move on na po tayo sa ating tinatawag na home stretch or yung malapit na ang finish line. Sapagkat next week po ay last week of September na, which means isang buwan na lang po ay nandito na ang iniintay nating BSKE sa October 30. After almost 6 years na nakaupo ang mga incumbents, tatlong postponement since 2013 ay magkakaroon na tayo ng halalan. Kailangan natin mag-move on at pag-usapan na ang mga specific rules ng COMELEC at bibisitahin tayo muli ng isa sa mga paborito nating COMELEC officials na walang iba yan kundi si Attorney Ronald Santiago, COMELEC officer ng Pasig City. Tama kayo dyan, SK May at Kags Marie. Palapit na ng palapit ang barangay at SK elections. Usually, Kags Marie, mga ganitong panahon, medyo kinakabahan na tayo ng konti, hindi ba? Pero kung ikaw ay nakapag-ikot na, sabi ko ha, ng maaga, lahat ng galaw sa politika, medyo makakatulog ka pa ng mahimbing. Yes po, Kags. At ang prohibitions naman po ay para lang naman sa election period. Pagdating ng campaign period sa October 19 to 28, ay pwede na po kayong muling humataw. At dyan po, uulitin lang po namin ang pinapayagan lang po na campaign materials ay leaflets or flyers at campaign posters na 2x3 at streamers na 8x4 feet. Hindi pa natatapos ang usapan dyan sapagkat ang COMELEC ay naglabas kamakailan ng Task Force kontra EPAL. Ito rin po ay nag-iimbestiga at kumakaso sa mga lalabag sa electioneering at premature campaigning. Maaari pong magreklamo sa kanilang COMELEC Task Force Against Premature Campaigning via Facebook page or sa kanilang email 2023bske.prematurecampaigning@comelec.gov.ph na makikita nyo po sa inyong mga screens. Ayan, save nyo po yung screen, ano ha, screenshot nyo po yan. Alam nyo mga kabarangay, ang sabi ng COMELEC dyan, kayo pwede mag-report ng mga incumbents at aspirants. Dyan ho kayo pwede mag-report na lalagpas sa basic services na tinatawag. Kung ngayon lang ginagawa, gaya ng mga pagbibigay ng mga libreng libro, feeding, ayuda, alam nyo na, maaaring i-report at sabihin ngayon lang ginagawa. I-verify po iyan ng COMELEC officer at iimbestigahan kung ito nga ay pa-EPA lamang or talagang totoong serbisyo. Yes po, ang sabi po ng COMELEC kapag magpapadala ng email na reklamo, ilagay po ninyo ang name ng kandidato, posisyon na kanyang tinatakbo, violation po niya at picture bilang ebidensya. Maaari rin po kayo magpunta at mag-follow sa COMELEC Facebook page para sa mga latest na alintuntunin nila. At syempre, please follow our Facebook page sa Barangay Tayo and also please subscribe to our YouTube channel na sa Barangay Tayo. Yan, thank you. Sana i-post ninyo po, COMELEC, kung sino nabigyan ng mga mahigit 400 show cost orders. 400 na po ang nakasuhan na para malaman po namin kung sino-sino ang totoong nagbibigay ng mga serbisyo. Nais ko rin sanang banggitin ang sumbong ng ating mga kababayan na may mga lugar daw na kapag naghahain ka ng petition to disqualify, ay naniningil nga. Ito nga po yung napag-usapan kanina ng 10,000 piso. Sana po Mr. Chairman George Garcia, masagot po ninyo ito kung totoo o hindi. Tabaho ninyo ang mag-imbestiga. Pinasa po ninyo sa amin ang pagsusumbong at paghain ng complaint. Sana naman po hindi ganun kataas sapagkat hindi po na ayon sa kinikita ng taong bayan yon. May hirap lang po nagpa-participate sa barangay elections. Yes, at dahil po dyan mga kabarangay, nais po ng ating mga kagawad na magbigay ng karagdagang advice o tips or suggestions. Baka naman po makatulong ito sa pagsugpo ng mga campaign violators at makapagbago ng sistema ng politika sa Pilipinas. Ayan, maraming salamat SK May. Alam nyo po, itong mga advice namin, hindi naman dahil magagaling kami. Ano po, Mr. COMELEC Chairman George Garcia at sa ating mga ginagalang na COMELEC officers, hindi po. Pero dahil kami din nag-participate ng maraming eleksyon at ang pinag-uusapan natin ay barangay elections na sa tingin namin kami ay mga veterans na
Meron naman ho kaming mga suggestions din. Dahil ito na nga po tayo, you are instituting reforms, nagbibigay na ho kayo ng mga gitong bawal, eh sa amin ay kanagdagan lamang po. Kaya mawalang galang na po, Mr. Comelec Chairman George Garcia, at sa ating mga respetadong mga Comelec officers. Ha? Sana huwag kayong magalit sa akin. Mahiyo. Yun. Sa'yo. Sa akin. Akin lang. Huwag niyo po silang idamay. At any rate, alam ninyo, kinakailangan, ha? Mr. Comelec Chairman, meron po mga Comelec officers dyan, halimbawa sa isang city na marapakatagal na 10 taon na, 3 eleksyon na naandong pa. Bakit hindi ninyo i-reshuffle all Comelec officers from city and provincial and regional? I-reshuffle nyo po mga 2 weeks or 3 weeks before election. In fact, dapat ngayon nagre-reshuffle na kayo kasi alam nyo ho mga kababarangay, mga kababayan, ang mga police nga, mga commandants or mga sinasabi ng mga commander sa mga police station, nire-reshuffle yan every 1 or 2 years eh. Para hindi nila masyadong nakikilala yung mga tao doon at maging stricto pa rin sila. Sapagkat, usually, kami mga kandidato, kami mga nakaupo, magaling kami manligaw. Especially, kung ikaw ay kapitan o mayor, magaling kang manligaw ng mga Comelec officers. Napakadali ka, kaibiganin ko yan. At ako, lahat ng pabor at lahat man lang kung ano man lang, ticket sa play o kung ano man talaga magpapadala ako. Hindi ho maganda, alam na alam nyo naman po ito, Comelec Chairman. And in fact, narinig ko po kayo. Sinabi nyo one time na dapat mag-reshuffle ang mga Comelec officers. City, regional, provincial, lahat po dapat i-reshuffle po yan. At syempre, kagawad Butch, speaking of reshuffling, dapat siguro pati yung ating mga board members of canvassers pagdating ng election, lalo na sa mga schools. Kasi po, dun kasi nagkakaroon ng problema pag meron tayong tinatawag na familiarity. At sumasangguni rin ako sa sinabi ni Kagawad Butch na pagdating naman po sa panliligaw ng mga kandidato, lalo na pag mayor or kapitan ka, napakadali for you. Dahil po, pagdating naman ng ikaw ang nanunungkulan, eh sila rin po yung nakakausap ninyo directly. At lalo na pag maganda yung flow ng mga projects. So, mas maganda nga po siguro kung ang atin pong mga election board, eh hindi po manggagaling sa mismong barangay. As much as possible, dapat wala silang connection sa barangay na yan. Dapat nasa ibang barangay sila para naman ma-avoid yung familiarity at the same time, yung pagiging bias na rin po. Kagaya na to, Kags Marie, no? Meron kami ang family namin, kasi ang Board of Canvassers, yan po yung nag-compose po niya, halimbawa yung head teacher, di ba? At saka mga teachers na mga kasama niya. Yan ang Board of Canvassers. Sila ang maglalagay sa isang papel ng final tally ng mga nakuhang boto ng mga kandidato. At yun nga po ang itatransmit para po sa Commission Elections para magkaroon na ng declaration, proclamation kung sino po ang mga nanalo. One example, halimbawa, ang family po namin, meron po kami eskwelahan, yung F. Serrano Elementary School. Kaya lang kilala ko po ang mga Board of Canvassers doon. Nagtatatalo pa lang ako, o hindi pa ako tumatakbo, sila na ang Board of Canvassers. Hanggang ngayon, sila pa rin ang Board of Canvassers. Kilala na nga nila yung mga kandidato eh. At kilalang kilala rin sila ng mga kandidato at lalong-lalo na kilalang kilala sila ng mga nakaupo. At alam nila ang mga cellphone numbers ng isa't isa, alam nila ang mga address ng isa't isa. Eh, Mr. Comelec Chairman, hindi pwede yung sinasabi nga ni Kags Marie na merong familiarity na ganyan. Ilipat nyo sila. At ilipat nyo yung San Juan, Puerto Living o kung ano man. Pero hindi pwede na magkakakilala at nagko-conduct ng eleksyon. Hindi pwede na ganyan. Mas maganda hindi magkakakilala para kung ano man ang mangyari, fair play ang iiral. Hindi dahil kakilala ko to or nakipag-party ako sa kanya or meron akong utang na loob kay Kagawad Butch. Hindi pwede yung ganyan. So, dapat i-reshuffle lahat. I-jumble nyo na po. Dapat ngayon pa lang. Mga Kagawad, meron po ba kayong may ibibigay na suggestion sa ating Comelec kung paano po kaya ang maaari nilang gawing pamantayan ng itatalaga po nila sa Board of Canvassers kung sakali pong titinggin po nila itong pag-shuffle po ng mga members nito?
Well, ako muna, no? Para sa akin, late na eh. Dapat naisip na noon eh. Palagay ko, baka hindi na nga magkaroon ng reshuffling eh. Mm-hmm. Di ba? Palagay ko rin kasi, panaginip na lang itong... Ano yan eh, malapit na kasi. So, dapat na eh. By this time, eh, kompleto na yung list of board of canvassers nila. At balita ko rin kagawad Butch na kinukulang din sila. Mm-hmm. Kasi limited rin talaga ang COMELEC. I think that's one of the reason kung bakit hindi nila magawa yung reshuffling kasi nagtanong tayo dyan, nagsangguni tayo dyan. Yun nga lang po, dahil nga sa kakulangan, eh kailangan i-maintain na lang yung same. Eh, ang iniisip ko naman, baka po pwede naman po na i-shuffle na lang sila sa bawat barangay para hindi naman mismo mga taga-barangay nila yung nandun sa canvassing. Or, yung head, yung chairman ng Board of Canvassers, Paltan. Tama. Kasi ilan ba sila? Sabihin na natin pito sila. Iba naman. Maging member na lang yung isang nag-head nung ilang previous elections. Tapos iba naman ang head. Panaginip na siguro yung mag-ask tayo ng reshuffling at this point in time. Yes. Ayun naman natin i-pressure ang COMELEC. No? Pero dapat talaga noon po pa dapat inisip yan. Kasi dyan nagkakaroon po ng dayaan. Pero so, ganun pa man, pwede naman paltan yung head. Lahat. Sa buong Pilipinas. Kanina po mga kagawad, na pag-usapan po natin ang tungkol dito sa BIR requirement, ano, dahil wala pa rin pong paglilinaw tungkol dito. Ano po masasabi nyo sa ating COMELEC para po dito? Yun nga, sana magsalita na si COMELEC Commissioner Chairman ng kanilang saloobin. Alam ko kasi na nasasaktan sila sa ginawa ng BIR. In fact, yung kanilang email, chat transmittal, na pinabasa sa akin ng ilan natin mga taga-subaybay, pinakita sa akin ng response ng COMELEC na COMELEC has nothing to do with what BIR is doing. It is a separate entity. Ibig sabihin, ibang government agency, pero irespeto nila ang ginawa ng BIR. Well, that goes to show na parang sinasabi ng COMELEC eh, okay, wala na kami magagawa, labas kami dyan. Pero gawin nyo na lang. Kasi naipit tayo ng BIR. Sa totoo lang naman, nabihag tayo ng BIR. Dati wala nyan, pero bigla na lang nagkaroon ngayon. Ang dami nga natin tanong, SK, bakit may income tax returns sa pinapa-submit? Meron mga business records. May mga book of records na, ewan ko, para accounting yun eh. Oo, ng mga businesses, mga kinikita. So, ano, hindi naman... Siguro gawin niyo yun kung congressman at mga senador ang mga tumatakbo para magkaroon kayo ng idea. At sana gawin niyo yun, BIR, kung presidente na at saka mga congressman na singilin ninyo ng income tax return. Tama. Sige, pwede na rin. Ngayon ko lang naisip. Sige. Sana wag lang mga barangay kagawa at kapitan ng inyong mga sinisindak at sisingilin niyo ng 500. O, tingnan natin ngayon kung makakasingil kayo sa mga senador at mga congressman na nagbibigay ng budget ng government agency ninyo. Tignan po natin. Lahat na sabi na ni Kagawad Butch. Kaya doon na tayo sa susunod, SK Mine. Ito naman po, ang katanungan din po ng mga kabarangay natin, bakit daw po hindi sila makapasok sa websites para maghain ng kanilang mga complaints? Ano po ang masasabi po ninyo tungkol dito? Nako, very technical yan. Mm-hmm. Oo nga, dapat ayusin ng COMELEC. Kasi ang binigyan nila for complaints addresses, website addresses. Mm-hmm. So hindi ko po masasagot yan, pero sana nga hindi truncated o hindi mahirap na pumasok sa mga websites ninyo. Ito po ha, ang distinction ng petition to disqualify. Malihis lang po ako sandali. Yes. Petition to disqualify at saka ng show cause order. Pag kayo magfa-file ng petition to disqualify, limbawa overage si COMELEC, si SK, o kaya ito si Kagawad may ginawang krimen na may final judgment pero tumatakbo pa rin siya, o kaya naka 3 term si Kapitan pero tumatakbo pa rin pang 4th term. Diba? Maraming ganyan eh. So magka-file kayo ng petition to disqualify. Yun nga ho yung sinasabi nilang may 10,000 daw. At any rate, yan po ay legal na kaso at kayo po ang complainant. Okay? Kaya siguro may filing fee. At kayo ang complainant at ang COMELEC ang mag-iimbestiga po niyan. Okay. Yung show cause order, ito po ay mangyayari sa election period. Ito po sinabi ko kanina. Election period, pwede ho kayo mag-file ng petition to disqualify. Pero pagdating ng campaign period, because anything goes, mabilis, 10 araw lang yan.
ay marami ng election violations na nangyayari. Vote buying, blah, 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 naka-t-shirts, mga ganito. Wala nang panahon. Ano? Ang binigay ho ng COMELEC sa inyo, eh, websites. At saka, hotline numbers. At saka, email address. Yes. Ng law department daw. Diyan ho kayo mag-i-email. At diyan ho, hindi nyo ho kailangan ng mag-oath o kaya nakanotaryo. Pag-email nyo at may picture, halimbawa, namimigay si Kagawabich ng pera na gano'n, na-picturean ninyo, ang Commission on Elections ang mag-iimbestiga and then magbibigay ng show cause order. Yung show cause order, tatanungin yung kandidato padadala. After 3 days na hindi sumagot yung kandidato, pwede siya ma-disqualify at makakasuhan siya at pwede siya makulong. Kaya naman po ganun kabilis is because 10 days lang ang binibigay sa atin at anything goes pagdating ng campaign period. Wala nang panahon yung mga petition to disqualify na yan na marami, very tedious. Marami mga papel na kailangan, mapanotaryo, mag-o-out ka, bla bla bla, pupunta ka, kailangan mo ng abogado, mga ganyan. Ito mabilisan ang gusto ni Chairman George Garcia. Gusto niya, show cause order kaagad. Para pong yung ginagawa ni Yusek Martin Dino. Yes. Noon pong DILG, nagpa-show cause order siya dun sa mga tatamad-tamad na mga hagawad at kapitan noon pong pandemya. Yan po yung show cause order. Yan po ang difference nila. Isa campaign period, isa election period. Siguro po, Kags, ano, hinihiling lang po siguro din ng mga kabarangay natin na dahil mas accessible po ang pagtawag through cellphone, sana po ay magkaroon din po tayo ng cellphone hotline numbers sa mga task force ng COMELEC at pati na rin po ang hotlines ng mga AFP at PNP officials na kasama po nila. At siguro din sana ma-identify din yung mga task force official ng mga kanilang provinces, cities, and municipalities para naman po identified din ng ating mga kabarangay kung kanino sila sasangguni. Ayan. Alam nyo, mga kabarangay, alam nyo nangyayari sa atin ngayon, ha? Dahil nga sobrang daming rules na sinet nilay down ng COMELEC. Kung obserbahan nyo lang ang mangyayari, ha? Alam nyo mangyayari, sumbungan. Sumbungan itong kampo na to. Susumbong si SK May, susumbong si Kagawad Butch, isusumbong ko si Kagawad Marie. Sumbungan ang mangyayari. Pero kung hindi natin gagawin, mga kababayan, eh, hindi ko alam kung may mahuhuli or may makakasuhan. Pero sana umiral pa rin kasi sinabi nga ni COMELEC Chairman George Garcia, Kags Marino, na anything na nagloko ka at napatunayan ng COMELEC na bogus o kasinungalingan ang ibinigay mo sa kanila, ikaw ang kakasuhan ng criminal case. Perjury and falsification of public documents. At kasinungalingan yan. Ikaw makakasuhan at ikaw ang mapapakulong. Kaya mag-ingat-ingat lang po. Hindi porket matatalino rin po yung mga nasa COMELEC, puro mga abogado po yan. Alam nila yung probable cause vis-a-vis sa totoong ebidensya. Yes po. At bilang pagtatapos po, mga Kagawad, ang panghuling suhestyon po natin sa ating COMELEC, ito pong pagmamasid sa Sabado at Linggo, last 2 minutes po. Ayan, SK May, may last 2 minutes. May last 2 minutes ba sa inyo? Last 2 days before the election. Yes. Meron po sa atin yan. Meron sa atin yan kasi last 2 days, di ba? Sabado, Linggo, yun talaga yung mahirap. Pero definitely dapat Sunday, di na sila lumalabas or may ginagawa dahil ang ating campaign period po is only from October 19 to October 28. So 29 po, dapat wala nang ginagawang extracurricular activities ang ating mga kandidato. Ayan, yung extracurricular activities na sinasabi ni Kags Marie, at yung sinasabi po namin, last 2 minutes, yan po yung last 2 minutes na bigayan ng pera tuwing Sabado at Linggo. And usually, Linggo ng madaling araw yan. Nagpapakawala na yung mga leaders sa mga kandidato, nagbabahay-bahay. Alam mo silang kandidato. Pero sa 4 ng umaga, nag-aabot ng 500, 1,000, 2,000, ewan ko kung magkano. At dyan na nga nagkakabilihan ng boto. Sana, Mr. Comel Chairman, ito ang huling suggestion namin, yung mga police na naka-assign, at saka mga AFP, yun ang babantayan sa mga sitio-sitio, yung mga ganong klaseng galaw. Alam ko mahirap po yan. Kasi nakakalusot talaga yan eh. Hindi ko alam kung nagkakabigayan na ngayon kasi nagmamasid na hulat ng mga tao. Pero it's worth a try na masilip niyo po yung ganyang tradisyon.
Maraming salamat po mga kagawad sa inyong mga suggestions at sana po kahit papano ay makarating po ito sa ating COMELEC at makatulong po para sa ikagaganda ng ating BSKE 2023. At maraming salamat po mga kabarangay sa inyong pagtutok sa isa na namang araw ng makabuluhang talakayan na punong-puno ng impormasyon at inspirasyon para sa ikagaganda ng serbisyong barangay. Sa ngalan po ng ating pambansang kagawad, Kags Butch Serrano at ni Kags Marie Formentera Ferrer, ako po ang inyong lingkod, SK Mai Salazar. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na linggo dito. Ayaw ang magtutulungan at magdadamayan. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Sa barangay tayo, wow. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo.